is Sony. Welcome to my channel, The Dirty Peace Sign. Magandang hapon, Pilipinas. This is Sony. Mula nung pumutok yung balita, doon sa ating bida, naging instant celebrity na si Francis Leo Marcos, na kung saan marami po siya natulong ng ating mga kabayan, yung mga naghihikaos po sa buhay, yung mga taong nangangailangan po ng bigas para po sa para po isaing sa kanilang pagkainan at iba pang mga pangangailangan po sa pang-araw-araw na buhay. Marami na po siyang naiambag sa ating lipunan, na kung saan humigay kumulang o lapis na po sa 1 milyon ang kanyang naiambag sa sariling pera para po maibigay na tulong sa ating mga kababayan. Bumili po ng bigas at umangkat po sa Nova Ecija. Nagbigay po ng tulong sa mga lansangang at ang kanyang pong nagagastos base po sa aking estimate is now standing at more than 1 million. Pero sa kabila nito, yung kanyang pagiging sikat o naging bida o instant celebrity po sa ating lipunan ay tila hindi yata naibabalita sa mainstream media. Bakit kaya? Sabala itong mga mainstream media, kung sila pa mag-donate na wala po sa kalingkingan na naibigay po ni Francis Leo Marcos, ay talagang binibida po nila yung kanilang mga binibigay po sa ating mga kababayan. Subalit, itong si Francis Leo Marcos na kung saan more than a million po ang kanyang binibigay, tulad po nakaraan, nagpa-deliver po siya ng 2 trailer truck na kung saan naglaman po ito ng 500 sack galing po sa NBC at 2 truck ang dumating. At ito po ay dumating sa kanyang subdivision sa Green Meadows na kung saan is napagkaisan po ng kailang subdivision at hindi po pinapasok ang truck. At ginawa na lang po ng paraan para may pasok po ang bigas para po maayos po ang distribution. Subalit, bakit kaya? Bakit hindi kayo binabalita ng mainstream media ang ginagawang kabutihan po ng ating bida? Bakit kaya? Whereas kung sila po mag-donate, na hindi man gano'ng kalakihan, ikumpara mo sa kanyang binibigay pa ni Francis Leo Marcos, is wala po sa kalingkingan. Pero ito mga mainstream media, pag nabigay, is bidang-bida po sila. Parang napakalaki na po yung naibigay nila. Sabali kung ating susuriyan, ikukumpara po natin sa naibigay ng ating bida, is walang-wala po. Bakit hindi nila binabalita ito? Hindi kaya dahil ang nagdo-donate ay isang Marcos? Dahil po sa kanyang ugali na medyo mayabang? Nag-ayabang siya pero meron siyang ipag-ayabang. Hinahamon niya yung mga taong elitista, lalo-lalo na dyan sa kanilang subdivision at iba pa, mga senador, congressman, congressman. Hinahamon po niya, mayaman challenge. Babagat wala pong nag-i-responde. Ilan lang po mga artista mayroon pong sumagot sa kanyang mayaman challenge. Salamat po sa mga artista na yan, mga around siguro 5 to 10, I'm not sure, but meron po mga artista na sumagot po sa kanyang mayaman challenge. And then meron din po mga ilan, siguro around nasa 10 na po, yung mga hindi naman po mga elitista, yung mga pangkaraniwan lang po na mga negosyanteng Pilipino na sumagot sa kanyang mayaman challenge. At nagpapasalamat po ako sa kanila. At sa patunay natin na meron pa rin mga Pilipino na malaki po ang puso, tumutulong po sa kanilang kapwa. Tulad po ng ating bida, si Francis Leo Marcos. Sa kabila ng kanyang kabutihan, mga
Ay, pa rin ating mga kumbayan, marami ito yung mga dalawan na hinuhukay po, differ kung sino si Francis Leo Marcos. Mayroon pa niya nagsabi na siya po ay tumakbo bilang senador. Ang nakita ko po yan. At ginawa po siya po is hindi po piniyagan dahil siya inideklarang Luisans candidate dahil po sa kanyang edad. At the time, around 33 po siya noon, is 8 years ago. Around 2013 or 2012, isa po ay nag-file ng candidacy as senator. This correct me if I'm wrong, kasama po niyan si what they call it, si Barba, Marcos Barba. Yung kapatid po babae ng ating Juan Marcos. Sino man po siya? Ang file, kaso nga lang po, hindi po napayagan dahil po siya is kulang pa ng 2 taon sa requirement po na 35. So okay lang po yan. Subalit, mayroon pa silang i-connecta na siya po daw is Norman Magusin. Norman Magusin. Hindi po mahalaga yan kasi naman yung Norman Magusin niya. Ang mahalaga yung tao niya is Pilipino at tumutulong sa kanyang kapwa. Hindi po mahalaga kasi naman siya. Ang pagkakalang po yan, si Francis is talaga legit na Marcos. Kaya po sinaliksik ang kanyang record, i-ginugel ko po yan. At totoo po. Tulad ng sinabi niya, sabi ng kanyang ina, ano magagawa ko rito? Yan pong binigay sa akin ng aking ina dahil karapatan ko raw yan. Karapatan mo yan, sabi ng kanyang ina. Ano kasalanan ko kanya? Doon lang sa salita na yon, na karapatan mo yan, anak. Ikaw si Francis Leo Marcos. Dala mo ang Marcos, ikaw may karapatan, kaya yan ang iyong pangalan. So wala pong kaduda-duda. Ikaw ay isang Marcos, nasa iyong bloodline, nasa iyong dugo, nasa iyong lahi, nasa iyong tago nito, kapasidad. Meron ka pong, meron kang adhikay na tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong. Tama-tama yung pagsulpot sa lipunan dahil kung wala ka, papaano po yung mga tao hindi, papaano po yung mga tao na tulungan mo. Very timely yung pagdating, Francis Leo Marcos. Bigyan ng pansin yung mga tao na tumutulik sa sayo, brush it off, pagpatuloy yung magandang hangarin. At nakita ko sa social media, sa YouTube o sa Facebook, marami po siyang follower. So, salamat po doon sa mga taong tumatangkilig sa kanya. Yung nakita ko kanyang video sa Facebook, nakita ko yung 429,000 na viewer. Meron pa nga siyang video na kung saan ay sumani po ito ng 4.5 million tulad ng sinasabi ko mga nakarakong video. Talagang napagaling po ng Francis Leo Marcos na yan. Talagang palaban. Ngayon lang ako nakakita ng isang Marcos na palaban kasi yung mga Marcos na kilala ko sila pong mong IB. O si BBM pala is talaga pong very gentleman kahit na po binasto siya ni Cayetano doon sa debate ng BP noong 2016 is talagang very gentleman po si BBM. Hindi po siya palaban. Pero itong si Francis Leo Marcos, ito po yung bagong Marcos palaban. Hindi po patitinag sa mga patikos ng mga taong walang magawa sa lipunan, hindi na nga tumutulong. Pinapatikos pa, balak pa daw yata siya ipahuli. Puro what? Siya na ngayon tumutulong, papahuli pa nyo. Kayo ng otoridad, ilagay naman nyo sa kuwote natin. Isang taong tumutulong, ipaparatangan nyo at ikukulong nyo. Huwag naman. Yung mga mayayaman natin dyan na alam naman na marami tayong napatulungan dahil dito sa COVID-19 pandemic na natutulog sa pansitan. Natutulog sa pansitan, yan ang gisingin nyo. This time, kailangan tayo na mahihirap. So, kailangan natin bawasan ng ating yaman.
For me, in a simple way, tumutulong ako sa akin mga kaibigan. Tulad ni Francis Leo Marcos, isa pong bulok ng langit, magpatuloy ka, Francis Leo Marcos. Huwag mong laban ka, laban. Huwag mong intindihin niya mga taong walang magawa sa buhay, mga taong hindi ka na nga tumutulong, tinutulik sa kapa. Laban pa rin. So, yan na po. Thank you po very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.